Janella May Kisando from a Plan Integrated National School, grade 12 youth, aspirant of being flight attendant. Oh, nice. Okay. Like, ano po ba yung review? Sure, sige. Let's do it, Ella. Can you tell me a brief background about yourself, including your job description? Okay, so first of all, my name is Caroline Pineda. I am an international flight attendant for the flag carrier, which is, of course, Philippine Airlines. I've been working for 17 years already as an international flight attendant. I actually started off as a domestic flight attendant. I flew for 4 years, and then the rest of my flying career has been flying international flights. There you go. And as a flight attendant, we actually have two roles, okay? So the main role of being a flight attendant is to become an in-flight safety professional. And the other one, our secondary role, is in-flight service provider. Yan. Yung secondary role namin, yun ang palagi nakikita ng mga pasahero. Kasi, syempre, yun yung, that's the one that gives them comfort, that gives them parang a safe place, you know, while they're up there in the sky. Kasi once na makita nyo talaga yung trabaho namin as a flight attendant, that means there's something going very wrong already sa flight. You know, may it become a medical emergency or other unusual occurrences. And we don't really want that, diba? How come you end up being a flight attendant after taking BS in interior design? Okay, that's actually a very good question. Are you familiar with my course, BS Interior Design? It used to be Bachelor of Fine Arts Interior Design, but it became Bachelor of Science already. I think it was 2000, if I'm not mistaken, 2002, when it became Bachelor of Science instead of, from Bachelor of Fine Arts. So you're familiar with my course? Yes, it has totally nothing to do with becoming a flight attendant, with being a flight attendant. We are the ones who work with architects and civil engineers. You know, we're the ones who planned the space that was built by them. So kami yung nagpaplano how to make a space efficient, diba, and functional for a certain purpose. And at the same time, to make it aesthetic. Maganda siya, diba, presentable, and it suits the character, the personality of your client. So that's an interior design. I actually love the job. I love that career. So the reason why I actually took a chance becoming a flight attendant or applying to become a flight attendant is because of the, to be honest, because of the high pay, because of the salary. I need a stable income. And I thought before that if I apply as a flight attendant, maybe I can do this my other chosen career, being an interior design on the side. I was able to do it for a time, pero nung nagka-family na ako, I don't want to spend my days off working pa. So I want to spend my days off now with my kids. That's why I stopped doing interior designing and just continue on with flying. So kasi syempre, diba, parang minsan wala ka na nga ng 5 araw pagdating mo pa sa Manila, trabaho pa rin yung aasuhin mo. I just want to relax and enjoy the time with my kids instead of my family. So, yun yung naging reason actually bakit talaga ako naging flight attendant instead of my chosen profession, which is interior design. Yeah. Mas magkakaroon po kayo ng oras sa pamilya niyo. Oo, saka yung salary talaga kasi it pays high. It pays good kasi high risk kasi ang trabaho namin. That's why, you know, it has to be compensated properly. Yun. Tapos at the same time, of course, the perks of free traveling. Pero being a flight attendant also kasi is a calling. Kasi hindi kasi siya yung
basta ka lang lilipad. Diba? Every time that we fly, we are at risk, you know? And we always have to think of others before ourselves, especially when a certain emergency happens. No? So yung we have to put the passengers first before ourselves. And that is something that is not really easy to think about. No, it's not easy na kaya ko ba? Kaya ko bang iunahin ng ibang tao bago ang sarili ko? It's a type of calling. Customer service is always a calling, no? Hindi yung maging serbisyo sa ibang tao. Hindi siya para sa lahat. Yeah. So, yun yung isang bagay about being a flight attendant. That's something that you have to think about if it's really for you. Kasi ayan na yung mga, syempre, may mga difficult passengers tayo na kailangan harapin, di ba? So, mga ganung bagay ba? Okay. What has been the rewarding part of your profession? Most rewarding part is when I know that the passenger is happy. Yeah, so, yung mga pasahero ko, lalo na sa area ko, if masaya sila sa naging serbisyo ko sa kanila, yung time nila with me, then I am also happy. And that for me, that's also very rewarding. Yung iba nga, there was this time, I actually just posted this, it happened 6 years ago. OFW, he wrote a poem while we were flying from Singapore to Manila because sobrang happy siya sa naging service ko sa kanila, sa grupo nila. You know, my friendly banter with them yung pinapatawa ko sila while I was serving them their meals, yung mga ganun bagay ba. And sobrang niya na-appreciate na even though that the flight was delayed, it's okay for him kasi hindi na niya naisip yun, hindi na siya nabubwisit kasi nagustuhan niya yung servisyo ko sa kanila, di ba? Yung how I treated them, kung paano ko sila inalagaan. So that one, yung poem na ginawa niya sa akin, hanggang ngayon tinatago ko pa rin. At aside from that, minsan yung mga pasahero, pagdating sa isang destination, kunwari, sobrang happy sila sa naging service namin sa kanila. They would beat us or regaluhan kami in flight ng whatever pasalubong they have. Yung mga ganung bagay ba. But we cannot receive any monetary gifts. Yan. Bawal sa amin ang kumuha ng any tip or tumanggap ng any monetary gift niya. Kasi, that's self-integrity kasi. We don't do that. Bawal siya actually, no? So, kung talagang bukal sa loob mo ang pag, you don't need that kind of reward, 'di ba? Appreciation is enough. Okay. On the other hand, what has been the hardest? The hardest part, actually, alam mo Ella, ako kasi namatayan na ako ng pasahero in flight, you know? Pasahero ko siya sa first class. He's already 81 years old. No, para sa akin kasi may marami tayong mga 81-year-old elderly na malakas pa eh. Pero siguro talagang he has a certain condition. And he was traveling with his wife and daughter. And during the time that he needed to use the lavatory, I was preparing it for him because he's in a wheelchair. So I was preparing it for him. Kaso yun nga, yung naging problem, the daughter just called me while I was preparing the lavatory for him and he told me that something's very wrong with his dad. So I checked his vitals kasi nga we were trained for this kind of medical emergency. Tapos I already paged the... Sorry. Kasi when I checked his vitals, the pulse is very weak already. I couldn't get any blood pressure na from him. So at the same time, I already asked someone to page for a medical what do you call this? A physician or any medical practitioner. Yun. So luckily may dalawang doctors kami na tumulong, tapos meron kaming dalawang registered nurse sa lineup namin, sa mga crew. So sila yung tumulong doon sa mga doctors. Actually, yung buong area niya, yung seat niya, nagmukha siyang ER ng ospital. No? Just trying to save the passenger. And it happened during the lull periods. No? Walang nakakaalam na may nangyaring ganon. Hanggang sa nung nakarating kami sa destination namin, which is Los Angeles that time, walang nakaalam na meron kaming death on board. Ganon ka-efficient and ganon ka-galing kumilos ang mga cabin crew when it comes to that kind of situation. So,
syempre, pag namatayan ka kasi ng pasahero, nakakalungkot talaga siya. Kasi syempre, inalagaan mo din yun, di ba? Nakilala mo siya, sobrang bait pa niya sa akin, he was very responsive. Tapos, in the middle of the flight, mawawala siya. So, parang nakakalungkot din talaga. And, yes, difficult passengers na pwede mo ma-encounter sa flight, na talagang minsan naiiyak ka na lang eh. Ganun sila, no? Mapangmata. Yung mga ganun kasing passengers na medyo nadadala sila masyado ng emotions sila because of the delay, because of yung mga ganung reasons ba, no? So, nakakalungkot na minsan they turn into the version of themselves just because of this things na maya-maya mahihimas-masa na lang sila na I think I did something wrong. Na nagsisigaw siya in the middle of everybody, you know, nandun siya because of his frustration and disappointment. No? Siyempre, kami kasi pag may mga ganyang bagay, usually hindi naman namin talaga kasalanan. Unless kami talaga mismo yung kunwari nakatapo, naka-aksidente, ganyan, then we have to do something to appease the passenger. Siyempre, we are going to be very apologetic and we have to be sincere about it, no? Pero minsan talaga may mga difficult passengers lang talaga to deal with. When you say difficult passengers, sila yung kahit anong sabihin mo, hindi mo sila, they reject you. Yeah, they reject everything that you say. No, basta galit siya, magsisigaw siya, yung mga ganyan. So, yun yung mga iba pang mga challenges sa trabaho ko. Tapos, pero I'm not saying that this is something na, you know, should discourage you or ano pa, kahit naman sa anong trabaho, lagi may mga challenges naman. And sa totoo lang, itong mga ganitong challenges sa pasahero, ganyan, is I'd rather choose this kind of problems rather than having an emergency. Diba? Na talagang pwedeng ma-risk lahat ng buhay namin. So I'd rather choose this kind of problems. How do you build a good relationship with your clients? Well, first of all, you really have to know your role. Why are you there? Diba? Ano ba yung reason bakit ka nandyan sa trabaho na yan? Bakit ka nandyan sa lugar na yan? Ano? So, how do you build your relationship with your passengers? Being a flight attendant or any customer-related service occupation, job, kailangan meron kang malakas na interpersonal skills. Have you heard of interpersonal skills? Okay, interpersonal skills kasi this is a kind of soft skills that deals with your attitude, your empathy, your kind of decision making, your assertiveness, yung mga bagay na ganyan, ano? How you communicate and how you listen to other people. This is a kind of skill that you have to hone if you are to become a flight attendant. That's the thing. So, hindi siya madali actually. Ano, it takes practice and it takes mind conditioning for yung kind of mind setting for you to be able to get yourself comfortable with this kind of skill. Kasi when you say soft skill, kasi it's not something that you can hold or touch, no? Or smell or ano pa man. A skill is something na, a soft skill is something talaga na parang katulad ito na communication skill. Something that you really have to be comfortable with. No? It has to be parang innate lang siya. Yun, parang natural na sa'yo. So when you say communication skill, you have to be able to be comfortable in how you express yourself to another person using the language that is universal, which is English. Yan. So, ito yung mga soft skills na kailangan mong matutunan para para maging maayos yung relationship mo with the passengers or your customers or your clients, no? Kasi knowing the situation that you're in, understanding the situation that you're in with them, helps you decide better or helps you know how to move or how to speak, yung mga ganyang bagay ba, or how to mediate problems. Yeah. So, if you have good interpersonal skills, you'll be able to know how to build a good relationship with your passengers. Yeah. So, sabi ko nga, customer service is a calling. Yeah. So, you should know very well kung ano ba talaga yung role mo as a customer service provider. Yeah. As a service provider. In our case, it's the in-flight
service provider. Yan, yan yung aming trabaho. Yan. So, and how we build a relationship, of course, just sum everything up. Yung charisma mo, ayan, kailangan laging nandyan. Yung ngiti mo, kailangan laging nandyan. Every time that you say something to a passenger, you have to be sincere about it. Hindi yung para binibilog mo lang lagi yung ulo nila, ano pa man, just for them to feel comfortable. We never promise anything. Yan, isa pala yan. Isa pa yan, so that they won't expect. No? So, you have to be wise when you're dealing with passengers so for you to be able to establish a good rapport with them. No? Kasi minsan, kami kasi yung mga frontliners ng mga airlines, they only spend how many hours booking the tickets online pa nga ngayon, di ba? Tapos, of course, ngayon, pati sa ano, electronic na yung pag-check-in, di ba? So, and then the rest of their day or hours that would be spent flying to their destination, kami na lang yung kasama nila. So, kami talaga yung frontliners. Sa amin, pinakamatagal tumitigil ang mga pasahero. And that is why, yan, importante talaga na makapag-build kami ng maayos sa relationship. And that is how you do it. No? Yung mga sinabi ko. Mastering your interpersonal skills is the best way to do it. So, if you're going to Google it, makikita mo yung mga sinabi kong keywords kanina. Yeah. And so, yun yung mapapasa ko rin na wisdom sa lahat ng mga aspirants ng mga, na gusto maging flight attendant. Yun. Based on your career experience, what has been the best lesson have you ever learned? Ang best lesson na natutunan ko talaga is how to deal with people. Yan. Kung paano kilalanin talaga ang isang tao, how to handle them, especially when they are stressed, when they are distressed, o isang pagka nga yung pag nagwawala lang silang ganyan, nalaman ko na kung paano ko sila talaga kailangan i-handle, no? Paano sila dapat i-approach, paano sila dapat kausapin. Yan yung mga bagay na natutunan ko talaga sa pagiging flight attendant. And at the same time, when you're a flight attendant kasi, syempre, you stay in some beautiful places, di ba, na talagang kahit kailan hindi mo pa napuntahan, hindi mo inakala na mapupunta mo. Tapos, alam mo yung naging culture, kain nila, suko nila, sa mga lugar na pupuntahan, ibang tao, yung bagay pa. Ang natutunan ko sa pagiging flight attendant. 7. Based on your experiences, could you consider your career as one of the best professions? Why? Of one of the best profession? I would say yes, sobra. Kasi sa totoo lang, without those difficult pasok. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon may mga pasahero na mahirap, yung mga difficult passengers ba? Hindi naman sa lahat ng flights laging may ganun eh. So, maayos naman madalas sa mga flights namin, and that means na parang ang mga flights namin is stress-free. Kasi alam na namin yung mga kailangan namin gawin, you know? Lahat ng kung ano mang maging problema sa flight, you just leave it in the flight. Wala kang take-home work, wala kang quota, wala kang mga ganung bagay ba? So, ang dali-dali lang na maging flight attendant talaga sa totoo lang. It's very enjoyable. You just really have to wake up at a time na kailangan mong magising kahit anong oras pa man yan. Pumasok ka, lumipad ka, give your best smile sa mga pasahero mo, give them your best care, alagaan mo sila mabuti. After that, everything, you just leave it inside the aircraft. Wala ka na magiging problema pa after noon. Yan. So, kaya okay na okay talaga kami na kaya gustong-gusto ka talaga tong profession na to. And the fact na, yun nga, nakakapunta kami sa iba't ibang lugar. Yun talaga yung best part. Of course, traveling is just a perks. It's just one of the perks. Pero, ito yung talagang isang bagay na na-enjoy ko talaga sa trabaho ko. And aside from that, I got to fly my family for free. Yeah, sa ibang lugar. Yeah, kaya sobrang happy din ako doon. Yes. Marami na po kayo na country. Oo. Favorite ko ang London, saka ang LA, Los Angeles, California. Favorite ko ang Sydney, Australia. I used to fly to India kahit na hindi ko gusto yung mga pasahero doon. Maganda yung lugar. Canada, we have two destinations in Canada, Vancouver and Toronto. Ayan, yung mga ganyan ba. I love going to Taiwan. Taiwan has the best street food. I love Taiwan. So, yung mga ganong bagay, nothing beats it eh. Imagine mo, pupunta ka doon libre,
may pocket money bibigay sa'yo to spend. Tapos libre pa yung, ang ganda pa ng mga hotel na tinutuluyan mo. Alam mo, parang sobra kang pampered, kumbaga. Nakakatuwa. In your own perspectives, how could you define success on your future? Actually, ang success kasi talaga, iba-iba kasing level yan sa isa-isa, iba't ibang tao. Sa totoo lang, Ella, you would only know that you've found success if you have contentment already. If you think that you're already living a fulfilling life. Diba? So, depende yan sa'yo. Kung ano ang tinatawag mong success sa buhay mo, is kung kailan ka ikaw naging kontento na. Sa ngayon kasi, siguro sinasabi ko na, sa ngayon, alam ko meron pa akong pwedeng maabot, meron pa akong pwedeng, kasi hindi pa ako nagpa-purser eh, I'm just a senior flight attendant. So, pag nag-purser na ako, I would say na ito na talaga yung gusto ko na maabot ko sa career ko na to. Yung ako na yung magmamanage ng cabin ng mga flight attendant ng mga kasama ko. Ano? So, yung ganun ba, yung ako na yung in charge dun sa flight, sunod sa mga piloto. Yan, yun yung isa sa... Pero sabi ko nga, at this point din kasi, since ang dami ko na rin na experience, masaya ako eh sa ginagawa ko. Masaya ako sa nadudulot ng trabaho ko sa pamilya namin. So, sa ngayon, I think I am living a successful life already. Hindi man ito sa pera, di ba? Hindi naman laging sa pera yan, di ba? Pero kung gano'ng kakasaya sa ginagawa mo. That defines my success. Yes. Tingin ko lang, hirapan po ba kayo nung bago pa lang kayo nagtitrain bilang flight attendant? Ah, yes! Ang hirap maging flight at ang hirap ng training ng pagiging flight attendant. Hindi ko akalain. Never ko siyang inakala na ganun pala siya kahirap. Actually, halos maiyak-iyak ako. Pero I finished third sa ranking namin magkakaklase, no? Hindi ko rin inakala na I'll finish third. Pero sa pagpupursige ko kasi, dahil gusto ko talaga na maging flight attendant, I'm always highest sa theoretical namin, which is like yung exams, no? So, sa mga emergency drills, highest ako lagi. Like, kung siya nawa 100, no? Pero, hirap na hirap ako nung magkabisado. Saka bulol kasi ako. So, minsan nahirapan talaga ako magbikas ng mga emergency procedures, yung mga emergency commands namin. Hindi kasi siya ganun kadali, no? Kasi imagine, you really have to say every word ng mabilis, na sumisigaw, di ba? Na you have to know kung ano yung pagkakasunod-sunod na gagawin mo. Yan. So, hindi kasi siya naging madali talaga. Pero anyway, pagka naman talagang pinag-igihan mo, kakayanin naman. Kasi everyday exams yun, may mga practical, may oral, may written. So, medyo ano talaga siya, challenging siya. Yung buong 3 months, actually 4 months kami umabot sa training namin. Siya, very challenging siya. Umiyak na lang kaming lahat nung gumraduate na kami. Kasi ganun siya kahirap. Kasi imagine mo, you will be dealing with lives. You will be saving lives in case naan. So, hindi ganun kadali. Kasi you will be capsulated up in the air, 40,000 feet up in the air. Once na magsara ang door, mag-take off ang aeroplano, kayo-kayo na lang yun nandun eh. Wala na kayo ibang kasama. So, hindi siya, hindi talaga siya, anything that will happen inside the plane after nyo mag-take off, you have to deal with it. And the minimal resources that you have, kung ano yung kakayanin na para gawa na solusyon, yun na yung kailangan mo. So anything yon, Ella, kuwari magkaroon bigla ng fire in the cabin, di ba? Di ka naman pwedeng bigla na lang pumara sa gilid o bigla ka na lang mag-land basta-basta. Diba? So, di ka naman pwede tumalo na lang bigla. So, yun yung problema. Yun yung problema sa flying. So, those things could actually happen. It happened before, no? Pero, hindi naman din umabot sa sobrang grabe. If we're talking about Philippine Airlines, but for other airlines, it happened a lot before. Yeah. Iba't ibang klaseng unusual occurrences. May hijack, diba? So, yeah. What pieces of advice could you share with the student who are also aspiring to be a flight attendant? Okay, Ella, what is your strand? Yung spot. Okay.
So, do you, can I ask you, ako naman yung magtatanong, why you chose that strand? Do you have any particular course that you want to get, to take after that? Dati, gusto ko pong mag-teacher. Kaso po, parang lagi nga po ako like attendant, ganun. Mabasa din po ako ng article about sa trabaho. So, ayun po, parang maganda. Okay, so Ella, Ella, are you ano, are you aware that you can be a graduate of any course or strand for that matter and apply to become a flight attendant? Are you aware? Hindi. Okay. So, marami kaming flight attendants na teachers before. Yeah, no? Ang dami. Madami kaming flight attendants na nurse before. And baka lang ikagulat mo na iilan lang sa mga flight attendants namin ang tourism graduate. Meron kami mga pre-law, ako interior designer, meron kami mga dentista, meron kaming pre-med, no? Tapos gusto naging ano sila, flight attendant sila afterwards. Meron BS management, may accountancy graduate, iba-iba, no? At sa ngayon, since may K-12 na, you can actually apply for a job already as a flight attendant sa ibang airlines except for PAL, kasi kailangan pag-PAL kasi graduate ka ng any four-year course. Any, ha, Ella? So it doesn't have to be just tourism. Walang kinalaman tourism sa trabaho namin. Okay? So if you want to become a teacher, if you think you will be happy, no, with this profession, take it. Pag-aralan mo yan. You know why? Kasi ang mapapayo ko sa mga kabataan, sa mga aspirants who want to become a flight attendant, you need to have a fallback. Do you see what's happening now? Diba? Ang dami natanggal sa amin. Hanggang ngayon, ang mga flights ko ay regular pa rin. Minsan, lilipad ako 2 beses, 3 beses sa isang buwan. Nang lahat yung sweldo namin, lahat, no? Pwede ako sa kung ano mang course, pwedeng mag-apply as a flight attendant. Okay, pero syempre, ang pipili nun talaga is yung mga airlines. You know, you can decide to apply for this job, pero ang airlines ang may say talaga kung papasa ka ba o hindi. So, paano sabihin natin if hindi talaga ito ang para sa'yo? Kailangan may fallback ka. Meron kang graduate ka na ng isang bagay na talagang gusto mo rin gawin. Yun, ang ibig ko sabihin. So, yun yung mapapayo ko sa inyo, no, sa mga kabataan ngayon who wants to become a flight attendant. Always remember that you should always have a fallback. Okay? Yeah. Thank you so much. You're welcome. In behalf din po daw, in behalf of our advisor po, Sir Lionel Chete, thank you din daw. Oh, okay. Kaya niya daw po na interview ko. Of course. Oo naman, Ella. Okay lang. Pasensya ka na pala. I was not able to message you right away. Kasi yung mga notifications ko kasi for new message requests, mga message requests, hindi kasi ako nanonotify. Nakapatay kasi siya. So, pasensya na, ha? Yo, pero I am glad to do this naman talaga with students who needs my help. Who need my help. Kaya okay lang din to. It's my pleasure, Ella. Okay? Yes. So much pa. Yeah, so you always take care and stay healthy, okay? Yes, and good luck. So good luck sa studies mo, good luck sa future mo, sa chosen career mo. And I really hope, I pray na mag-guide ka ni Lord sa lahat ng mga decisions na gagawin mo, okay? So much. Take care, Ella. You're welcome. Bye.